Welcome to Love Lines. Sunday morning. Tara, simbat tayo. Si Love Lines Junior, asa na? Hindi ko makita. Masyado madilim kasi. Ha? Sunday today is the solemnity Sunday. Solemnity Sunday, ayun. Solemnity of the Ascension of the Lord Jesus. Medyo maasal ang langit pero may konting cotton clouds. Ano nga ba ito? Cumulus clouds? Wala, nakalimutan yung science. Pero ayan, maganda ang panahon. May harang na doon, no? Mas ongoing na. 10 minutes before mag-start ang misa. By the way, happy Mother's Day to all the mothers all around the world. Si Father Tombang magmimisa. Ang sasakyan. Happy Mother's Day po. Ay hindi mamagal ang kanyang iwan niya. Hindi, ito isang kapakita para pagtibayin ang pananampalataya sa kanya. Ibig sabihin na sa pamamagitan na nakatas niya na utos sa atin, mamayo tayo at ibaratan na aking mabuting balita sa mga sa aking kapwa. Ang isang pagpapita paano tayo natibay ang pananampalataya at iwan sa kanya at umpaan natin siya malalim paano natin siya makilala bilang Panginoon. Sa buhay natin marami tayong karatasan, marami tayong problema, marami tayong naharap na hamon sa buhay. Minsan, magulang isipan natin sa magigat ng ating kamigamit sa kanailanan at mga dahilan. Ngunit, tayo yung hamon ng Diyos sa sana hindi tayo makakalimutan sa Kanya. Hindi kaya sana hindi tayo sana maalala ng ating siya, hindi lamang kung tayo may problema. Hindi kahit pinatagpuklima o kiruman, bakit natin siya pangalala. At sa pamamagitan ng pagkawala natin sa Kanya, patuloy na yung tumatawala ng hindi sa ating kapwa. Ngayon ang tanong, ano ba ang dapat ating balita sa ating kapwa? Alam na ninyo ang dapat ating balita sa ating kapwa? Hindi yung ano yung itisis natin sa ating kapwa, ang bahay natin, ang bago yun. Mga sa walang labis na pamamahalan sa atin, kaya ang Diyos ay gano'n na lamang ang sinakapisyo at ang kaisa-isa na. Hindi lamang sa ating kasalanan, hindi para kaunawaan natin, para nasa natin, para damdaman natin, makasalunuhan natin, makita natin, kausap natin, at nakasama natin sa pagkainan, buhay, at buong pagmamahal ng Diyos sa katawahan ng Diyos. Si Jesus ang salita ng pagkakarapao. Kaya lahat ng pamahal, mga pagpapalis ng demonyo, pagpapadali, pagpatawad,
Kaya matitingnan natin ang pagmamahal ng Diyos ay mapapatawad. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapagaling. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang pagmamahal ng Diyos ay inuusok tayo. Ang ating pagkakuhal ay magandang pinapawid. Ay ito rin ang dapat natin bahagi sa ating bakwa. Hindi natin kailangan maging mayaman at pangyarihan ng sugat para gawa mabuti sa ating bakwa. Paliman, malaki, simple man, malaki. Ang pinakamahalaga ay ang pagawa natin ng ating ay ubal sa ating kaluban. Ibig sabihin, dahil sa puso natin, ito yung paggawa ng mabuti na walang inangang tayo na kapalit. Kumbaga, sabi nga, ang totoong kaibigan ni Jesus ay yung nagmamahal at inaalay ang kanyang sarili para sa kanyang tao. Dahil ang tunay na karunungan ng pagmamahal ng Diyos ay hindi kagaya ng pagmamahal ng meron tayo. Diba? Minahal ng isang tao, dapat minahal ng tao na halos ka rin. Ang pagmamahal ng Diyos ay ang pag-aalay, ang pagsasakripisyo ng ating sarili para sa ating kapwa. Kagaya ng mga magulang, ang mga magulang ng mga magulang na pinapaama at kailang mga anak o pamilya. Ang lahat ng mga magulang ay isasakripisyo. Susunita ang pangahirap at bigyan ng aming hawa at kundi pinagpapasan at pinagpapasan ng mga pamilya. Ibig sabihin, ang mga magulang isa sa mga magandang halimbawa ng pagkakita na ipagas sa Diyos at pagmamahal. Ibig sabihin na kaya natin mahalin ibigay o kapakita at pagmamahal na Diyos at pagmamahal sa pagmamahal na nagawa natin po sa ating pamilya at mahalan. Ngayon ang hapon sa atin ay tawagan natin, isama natin yung hindi natin pamilya. Ang iba, ibang tao, ibang kapwa. Dahil ang perfect love of God is love of Jesus. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kung ikaw ay nahihirap, mahalin yung kapwa, ang pangaya, ang kaaway. Kaya gusto tayong kalahanan ng Diyos at kaya ginawa ang Diyos at kawalas niya. Ibig sabihin, kahit lahat ang gayon ng pangyarihan at kakayahan na lagpasan yung kanyang kahinaan ng meron tayo. Dahil tayo bilang mga tao ay bigla sa amin ang kapagmahal, kapagin, makakapagutin. Kaya balik natin yung biyaya o ang grasya ngayon na ibigyan sa ating Diyos. Ngayon ang tanong ay, ano ba ang dahilan ba ang pangayon ng mahal ng tao? Ano ba ang mga dahilan? Ano ba ang mga malaki nito? Bakit na pangayon ng mahal ng tao? Ano sa tingin niyo ang dahilan? May nakakalang ba? Meron ba? Bakit ang mga hirap ang mahal ng tao? Dahil ba hindi siya maganda? Dahil ba ang siya ng labing dalawang haos? Ang dahilan? Pero ang mahal. Hindi. Sobrang galit ang meron tayo sa puso natin. Baka taong galit, bakit natin tandaan, taong galit ay walang mabuti na lumalabas ang ating ibig. Lahat ang masama at nakakasakit. At wala din siya nag-iisip na mabuti sa ating kapwa. Lahat ang masama at nakakasakit. Kaya ang puso natin, pag ito ay nagulod, galit, nagulo, inanakit, higit, silos, pagkukumpara sa sarili sa iba, pagkukumpara ng biyaya na meron na sa iba. Ito ang mga dahilan ng ating napakahirap ng mga nagpapalit. Kaya
Kaya naman sa amin ng Diyos, ang hindi kong inaaway. Yung nga ako mga hirap kumahalin. Ang pangayang paaway. At isa ko ang nakakalungkot. Pagkapuso natin ay nagugulong sa sobrang galit. Umating sa pondo na napakahirap na rin natin magpatawad ng kapwa. Hindi ka na lang, hindi ka na lang niya, binali na ang magandang umaga. Galit ka na, napako ka na. Hindi na siya kinausap. Hindi na kayo nakuusap. Mabot na 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Hindi na kayo na. Diba? Paano mo binamit ang
ba siya ng pag-iisip? Inamin mo ba sa kapatihan ng kapwa o inamin mo lang sa sarili? Lagi natin tandaan ang muling pagpapatunay ng Diyos na nagbibigay sa atin na pag-asa. Ang pag-asa nyo ay ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, tayo ay nalayan ng Diyos sa ating pag-aalipin dapat sa pangalingan ng pagkakayan. Ibig sabihin ngayon, ang pagkakayan ay muna kapuso ng mga natin iliwang nakakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos sa kanila. Nagkaroon ko ngayon, depende kung paano tayo magbubuhay sa mundo. Lahat tayo mamatay, nakanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, kasama mo ang Diyos sa kanila? Okay. Kung hindi mo siya kasama, huwag mo sa kanila. Ang tanong, paano ko ba ang buhay sa kanila? Ayaw ba sa kanilang yan? Ang ayaw sa kanilang gusto. Ang kalulugan ng Diyos, ay pamahalay ng ating sarili sa ating buhay. Bahagi ng ating sarili sa ating buhay. Patawad ng mabuti sa ating kawa. Maling pa nito, malaki, simple man ang buhay. Ito po mahal sa ating Diyos. Tumayo na tayo. Mag-aaral ka. 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 Mag-aaral
maganda siya nag-isa. Happy Mother's Day! Ganyan din mo na pala siya. Bukas. Nasa likod ko, kinukuhanan ko nasa likod. Wow, ang ganda ng... Uy, may paru-paru doon. White butterfly, asa na? Wala na, nandun na. Ganda ng langit, oh. Ganda ng langit. Happy Sunday once again and Happy Mother's Day to all the mothers around the world. We are home. Ng aking mga mahiwagang halaman. Huh? Okay, thank you for watching. I'll see you in the next. God bless. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.